Halika, sumunod ka sa akin. Wika ni Demir, tsaka tumalikod na at naglakad. Ha? Saan tayo pupunta? Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa cottage na papamay-ari ni Demir. Pinapasok niya doon si Paula, habang hila naman ang isang kamay nito. Pumasok ka na, utos ni Demir. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ilang oras lang ay nakarating na rin sila sa isla ng Batangas. Tunay nga na napakaganda ng tanawin sa lugar na iyon. Nakatayo na rin doon ang marapalasyong mansyon na Demir at may ilan na rin mga cottage. Malagris nga ang estilo ng disenyo nito at mukhang mahal ang bawat pag-check-in dito. Wow, nice choice ha? Sobrang ganda ng tanawin dito. That's why Batangas is one of my choices pagdating sa masasarap na pagbabakasyonan. Convenient pa dahil hindi naman kalayuan sa Maynila. Ang sarap ng hangin, hindi gaya sa Maynila na kaliwat kanan ng polusyon. Sambit ni Paula habang nakatingin sa buong isla mula sa pinakaibabaw na parte ng dalampasigan. Napatingin naman sa kanya si Demir. It seems na marami kang alam pagdating sa mga ganitong bagay ah. Marami ka na sigurong napuntahan ng isla, no? Usisa ni Demir nang may pagdududa. Napatingin naman sa kanya si Paula at muling nagpalusot. Ah, oo. Dati kasi namasukan din ako bilang cook. Tapos saan-saan kaming isla dinadala noon para mag-cater kaya ayun. Parang nakakapagbakasyon na rin habang nagtatrabaho. Palusot pa ni Paula. Tumango na lamang si Demir at pinaniwalaan na lang din ang sinabi ni Paula. Walang ibang tao doon maliban sa kanilang dalawa. Sa ibang araw ay may bibisita pa lang doon ilang mga kaibigan upang silipin itong bagong resort na Demir. Ilang minuto rin nang makarating na sila sa rest house na Demir, hindi naman alintana ni Paula ang init at hindi man lang ito napagod sa paglalakad dahil na-enjoy niyang pagmasan ang lawak ng karagatan at ang sikat ng araw na sumusunod sa kanila. Wow, ito na ba yung cottage mo? Actually, hindi na bagay ang cottage eh. Mas okay pang sabihin na mansion? Manghang tanong ni Paula kay Demir. Yes, tara. Sagot niya sa bayaya sa loob. Ang laki naman ito. Nakakamangha. Para akong nasa Greece. Exactly. Yan ang tema ng resort na to. Kahit bilyonaryo na si Paula ay hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mamangha sa buong bahay. Pang-sosyal sa palagay niya ay malaki ang halaga ng rest house na ito. Wala siyang masabi maliban na lang sa papuring salita sa lugar na iyon. Niwala nga siyang makita na hindi maganda doon. Kakaibang disenyo dahil sa bato nitong disenyo. Iisipin nga na mapadpad ka doon sa Greece o hindi naman kaya ay nasa ibang dimension ka dahil sa kakaiba niyang naidudulot na pakiramdam dulot ng lugar na iyon. May pagkain sa ref, ngayon lang naman ako magsistay dito kaya puro canned goods ang nandyan. May ilang raw foods din. Ikaw na lang bahala sa diskarte mo. Cook ka, diba? Wait, ilang araw ba tayo dito? Taas kinay na tanong naman ni Paula kay Demir. Mabilis naman sumagot si Demir. 1 week or 2? Maybe? Why? Wala naman. Natanong ko lang. Bigyan namang napangisi si Demir tsaka nagtungo na sa bar area na malapit lang sa kanila at bumukas ng isang bote ng wine. Galing pa nga sa Paris ang wine na iyon at isa iyon sa kanyang mga paborito. Maya-maya pa ay nagtungo na rin si Demir sa second floor at sumunod na rin si Paula sa kanya. Pumili ka na lang na magiging kwarto mo dyan. Maraming pagpipilian dyan. Sabi ni Demir. Okay, sagot naman ni Paula. May 5 kwarto doon at ang napili ni Paula ay sa may malapit sa balkonahe. Moon lover kasi siya at gustong-gusto niya ang liwanag na inaibibigay ng buwan. Kinagabihan, naroon pa rin si Paula sa kanyang napiling kwarto na malapit sa malawak na balcony. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni doon sa pasimano ng kanyang malawak at malaking bintana, bigla na lamang kumalamang kanyang sikmura. Shucks, nagugutom na ako. Pero tinatamad akong bumaba. Kaso, katulong nga pala ako at alalay ng Demir na yon. Kumain na kaya siya? Makababa na nga lang. Mahinang sabi pa ni Paula sa kanyang sarili nang may inis. Ilang sandali pa hindi na rin natiis ni Paula ang gutom kaya ay bumaba na rin siya ng kwarto.
Nakahawak pa rin sa kanyang tiyan at walang tigil pa rin ito sa pagliyok. Nadat na naman ni Demir na tila naghahapunan na sa baba. Aba, di ka malang marunong magtawag at mag-alok. Grabe ka, sir, ah. Pagalit na sabi ni Paula kay Demir. Kahit pa alam na naiinis si Paula ay tuloy pa rin ang kanyang pagkain at tila nga tinatakam pa ito. Ang sarap po. Vegetable salad, gusto mo? O, marami sa ref, gumawa ka. Napabuntong hininga nga si Paula sa pang-aasar na iyon ni Demir. Hindi niya alam kung bakit ito ginagawa sa kanya ng binata, pero konti na lang talaga ay tatamaan na ito sa kanya. Whatever, gagawa na lang ako. At saka diba dapat tinawag mo lang ako sa taas para ako na sanang gumawa niyan? Alalay mo ako, remember? Minisihan na lang siya ni Demir. You're busy enjoying the view, kaya hindi na kita inistorbo. Sabi ni Demir, at nang makatapos sa pagkain ay tumayo na ito patungo sa taas. Nang makaalis na roon si Demir at nagtuloy na lamang si Paula sa ref upang gumawa na rin ng vegetable salad nito dahil talagang gutom na siya. Pagkabukas niya ng ref ay bumuhangad niya sa kanya ang isang tub ng salad na tila nakalaan talaga para sa kanya. Ayaw na sana niyang mag-assume na bigla na lamang magsalita sa malayo si Demir. Kainin mo na yan, sigaw niya. Ang buong akala talaga ni Paula ay pababayaan na siya ni Demir. Ang buong akala niya talaga ay makasarili ang binata. Pero akala lang pala niya iyon. Mabait naman pala ito at maginoo. Nang sumunod na araw ay marami na rin silang nadidiskubre sa isa't isa. Gumagaan na rin ang kanilang pakikitungo at hindi na para mga aso't pusa na laging magkaaway. Halos araw-araw ay gano'n na lamang ang mga routine ni Paula doon. Maliligo sa dagat, magpapaturong magpaluto si Demir tapos minsan ay namamasyal pa sa gubat. Nang sumunod na araw ay nadata niya si Demir na mas maaga pala sa kanyang nagising. Sir Demir, kanina ka pa bang gising? May naong tanong ni Paula kay Demir. Oo, hindi na ako nagpaabot sang sikat ng araw kapag nasa ganitong isla. Sayang ang magandang sunrise kung hindi mo masisilayan. Tugon niya. Ah, okay. Sayang. Bukas pala ay sasabayan na rin kita sa pagising mo. Sabi naman ni Paula. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim naman ang samahan ni na Paula at Demir. Tila nga may mas malalim na ngayong nararamdaman si Paula para kay Demir dahil nung una pa lang naman niyang makita ang binata ay na-attract na kaagad siya talaga dito. Hindi nga niya maamin kasi nga hindi naman ang tipo ni Demir ang ideal man niya. At mas lumalim lang ito noong lagi na silang magkasama sa islang yon. Minsan pa nga ay nakatulog si Paula sa may sala. Nakatulog na siya habang minamasdan ng fireplace na nasa tabi ng bintana. Umuulan din kaya mabilis siyang dinalaw ng antok. Papaakyat na rin sana si Demir nang makita niya doon si Paula na masarap at mahimbing na natutulog doon sa may sofa. Isipan nga niyang lapitan ito at siguraduhin na komportable siya sa kanyang kinahihigaan. Napangiti siya dahil tunay nga palang mga anghel sa katauhan ni Paula. Noon lang siya nakakita ng ganong kagandang mukha na halos ay perpekto na. Aminado siya na mas paganda ito kaysa sa kanyang dating nobya na si Emma. Espesyal na sa kanya si Paula at magsisinungaling siya sa sarili niya kung itatanggi pa niya ang kanyang nararamdaman. Malakas ang personalidad ng babaeng ito at isa yon sa kanyang nagustuhan kahit na may oras na nagdududa na rin siya sa tunay na katauhan ni Paula at kung sino ba talaga ang dalaga. Habang lumilipas sa mga araw ay tuluyan na rin silang nagkapalagayan ng loob. Hanggang isang gabi ay nangyaring isang bagay na hindi lubos na mangyayari. Paula, paniwala ni Demir. Hmm? Tugon naman ni Paula. Maniniwala ka ba kung sabihin kong nagugustuhan na kita? Nalaki naman ang mga mata ni Paula sa pagiging straightforward ni iyon ni Demir. Hindi niya mawari kung biro lang ba iyon o totoo. Kaya naman para safe ay sinakyan na lang niya yon. Kahit pa sa loob-loob niya ay masaya siya dahil pareho lang din pala sila ng nararamdaman. Ako? Nako, gutom lang yan, Sir Demir. Teka, pagluluto kita. Tatawa-tawang sagot naman ni Paula kay Demir. Sa halap na makitawa rin ng binata, kung biro nga lang iyon, ay tahimik pa rin siya at seryoso pa rin ang mukha. Seryoso ako. Ha? Sabi ko seryoso ako. Parang hindi naman.
Eh, paano ba dapat ang mukha o reaksyon para maniwala ka? At isa pa, sinabi ko lang naman sa'yo kahit na alam kong hindi mo rin. Gusto rin kita. At ang mga talang iyon na nasa langit at ang bilog at malaking buwan ay naging saksi sa pag-aaminan ng dalawa. Sa sobrang tahimik ng buong paligid ay nangingibabaw na ang malakas na tibok ng puso nilang dalawa na halos magkapanabay na sa pagpintig. Maya-maya pa hindi na kinakailangan pa ng mga salita ang bugso ng kanilang damdamin ngayon. Marahang lumapit si Demir sa harapan ni Paula. Nakangiti niyang pinasadahan ang buong mukha ng dalaga. Tila ba sa mga tingin na iyon ay kusa na silang nag-uusap. Basta ang alam nila, mahalaga sa kanila ang isa't isa at masaya sila sa kanilang bawat presensya. Kung pwede nga lang, hindi na umalis sa isla na iyon ay nagawa na nila. Their love with each other ignites and explodes katulad ng init na nararamdaman nila ngayon. Hinayaan na lamang nila ang kanilang mga katawan na umindayog at ang tanging musika lamang ay ang tibok ng kanilang mga puso. Sana'y wala nang katapusan. Sana palagi na lang ganito. Sabi ni Paula sa kanyang isip. Pagkakataong yon, sa pamamagitan ng mga tingin ni Paula, ay binigyan niya na ng permiso si Demir na halikan ang kanyang mga labi na kailanman ay hindi pa naidadampi kahit kanino. Demir gently kissed her lips and that was the best feeling for her. Demir was her first kiss and it meant so much to her. Hanggang sa tuluyan na nilang naangkin ang buong magdamag. Nang sumunod na araw, matapos may mangyari sa kanila, ay para bang mas naging protective na sila sa isa't isa. Nagsidatingan na rin ang mga kaibigan ni Demir upang bisitahin ang island na iyon. Nagkaroon ng kasiyahan, inuman at walang humpay na tugtugan. Nang gabing iyon, hindi na rin napigilan pa ni Paula na makapag-inom at makipagsabayan sa iba pang mga bisita. Pinapanood lang naman siya na Demir. Kahit may nangyari na sa kanila ni Paula, ay para bang may gumugulo pa rin sa isipan ni Demir. Para bang may bumabagabag pa rin. Alam niyang gusto niya si Paula at walang duda doon. Ngunit hindi pa rin talaga mawala sa kanya ang dati niyang nobya na si Emma. Ayaw niyang maging unfair sa feelings niya para kay Paula. At ayaw din naman niya na isipin ni Paula na nagtitake advantage na siya. Mula sa kanyang kinauupuan ay tanaw na tanaw ni Demir ang ginagawa ni Paula sa may tabing dagat at napapansin niya na ang tama ng alak sa kanya. Hahayaan na sana niyang ma-enjoy si Paula nang mapansin niya ang isang lalaki na kasama ng kanyang kaibigan na para bang unti-unti nang idinidikit ang kanyang katawan kay Paula. Kaya naman ay medyo naasiwa na ang babae. Kaya naman ibinabana na Demir ang kanyang iniinom sa may mesa at saka pinuntahan na doon si Paula. Pagkahila niya sa kamay ni Paula ay doon niya ito dinala sa kabilang bahagi ng dalampasigan sa may madilim na bahagi kung saan ay silang dalawa lamang. Maya-maya pa ay dala ng kalasingan ay biglang nasukahan na ni Paula ang suot na t-shirt ni Demir na puting-puti pa naman. Halika, sumunod ka sa akin. Wika ni Demir at saka tumalikod na at naglakad. Patungo sila ngayon ni Paula doon sa kanyang malapalasyong cottage sa resort na iyon. Saan tayo pupunta? Utal na tanong naman ni Paula. Wala na rin siya nagawa kundi ang sumunod sa lalaki. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa cottage ng pagmamay-ari ni Demir. Pinapasok niya doon si Paula habang si Paula naman ay tamang sunod lamang sa sasabihin ni Demir. Pumasok ka na, utos ni Demir. Pumasok naman si Paula habang bitbit ang t-shirt ng lalaki na kanyang nasukahan. May banyo naman sa baba pero doon pa talaga siya isinama ni Demir sa ikalawang palapag kung nasaan ang kwarto. Sige, gawin mo na. Sabi ng lalaki kay Paula. Umupo ito sa gilid ng kama at saka tumingin sa babae. Bigla namang kinabahan si Paula sa utos na iyon ng lalaki. Nanlaki pa nga ang kanyang mga mata at bahagyang napahawak sa kanyang dibdib. Huli niya nang nakita ang ganoong itsura ni Demir noong unang araw na nagkapanagpo ang kanilang mga landas. Ganitong-ganito ang tagpong yon kaya naman kahit may bahid pa ng alak si Paula ay natatamaan pa rin siya ng kaba at nervyos. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong naman ni Paula sa lalaki. Napangisi naman ang lalaki. Ang sabi ko, gawin mo na ang gagawin mo. Eh ano bang dahilan kung bakit ka sumama sa akin dito? Tanong ng lalaki na may namumungay ng mga mata. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata.
Ano kaya ang dahilan at bakit bigla siyang binitbit ni Demir sa kwarto ngayon? Ano kaya iniisip ng binata? Pagkatapos na may nangyari sa kanila, paano babaguhin ito ang kanilang pagkikitungo sa isa't isa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.